Okay, good afternoon guys. Today, turo ko kayo paano mag-install ng RPM gauge sa inyong kotse. Okay, so iba-ibang RPM gauge, okay? Iba-iba rin yung wire diagram niyan. Okay, so lahat naman ng nabibiling RPM gauge sa market is meron namang yung manual. Okay, so sundin nyo lang yung manual, maikakabit nyo na ng tama yung RPM gauge nyo. Okay, yung RPM gauge na to, tatlo lang yung wire niya. Okay. So black, red and green. Okay. So madali-dali lang siya ikabit. Kasi may mga RPM gauge na lima yung wire. Okay. So ito kasing black, of course ground 'yan. Yung black, yung red positive 'yan. So ikakabit natin 'yan sa ignition. Okay, kapag inon yung susian, yung ignition switch nyo, magkakaroon ng supply yung red wire na to. So doon natin siya ikakabit. And then yung green wire sa ignition coil. Sa negative terminal lang ignition coil ninyo. Okay, so mamaya ituturo ko sa inyo kung saan yung negative wire ng ignition coil ninyo. Okay. Yung sabi ko kanina, na ibang sasakyan may iba-ibang wires. Yung ibang, ibang RPM gauge pala rather. Okay. Kapag lima yung wire ng RPM gauge nyo, kadalasan yan para dun sa backlight or yung ilaw sa likod ng gauge. And then yung isa naman dun is para dun sa shift light tsaka sa shift sound. Okay, so minsan kasi kapag na-reach na yung RPM na sinet ninyo, tutunog yung beeping sound na yun tapos ilaw yung shift light. Okay, so dito kasi kaya tatlo lang, shift light lang meron siya, ayan yung kulay red. Okay, so ang nagsusupply na rin ng power sa kanya itong red wire na to. Okay. And then yung backlight, yun na rin yun. So nandito na rin sa loob. So kaya tatlo lang yung wire nito. Okay, so huwag kayong malilito kung sakaling lima yung wire na makita nyo. May manual naman yan, so sundan nyo lang yun, hindi kayo magkakamali. Tapos guys, lahat ng RPM gauge pang sasakyan merong cylinder selector. Ayan, cylinder selector. Okay, so meron niya 4, 6, tsaka 8. Meron pa nga nyan mga 3 cylinder. Okay, so depende kung ilan yung selector nung RPM gauge na nabili nyo. So yung sasakyan natin, Mitsubishi 4G13. Okay, 4 cylinder lang yan. So force ilalagay natin yung selector sa 4 cylinders. Ayan, nasa 4 cylinder siya ngayon. Okay guys, so yung una ko ikakabit itong ground natin. Okay, so may nakita akong area rito. Ayan, so yung screw na yan. Okay, good source of ground dyan. Okay, so para may pakita ko rin sa inyo na good source of ground dyan. Okay, so kakabitan ko lang yan ng tester. Okay, yun ito yung tester. Ayan, kaya nagkabit ako ng ground. Okay, ito yung tester ko. On ko lang yung ignition switch. Okay. Then, kukunik ako sa mga fuse. Ayan. So, nakita niya may ilaw siya. Okay. So, ground, yung kinabitan ko na yan. Okay. Ayan. So, may ilaw yung tester natin. So, good source of ground siya. Okay. So, dyan natin pwedeng ikabit yung itong black wire na to. Ito. Sa bakal na yan. Yan.
Okay, so ikakabit natin siya doon sa mismong tornilyo. Yan, ibabalik na natin siya. Ayan, so tapos na natin ikabit yung ground, yung black wire ng ating RPM gauge. Okay, so ayan na siya sa ground. Next natin ikakabit, itong red wire. Okay, yung red wire na yan, yun yung magsusupply ng kuryente dun sa ating RPM gauge. Okay, so guys, tulad ng sabi ko kanina, may mga RPM gauge na lima yung wire. Ito kasi tatlo lang. Meron pa yung RPM gauge na merong color yellow tsaka color white na wire. Okay. So, pwede nyo nang pagsamasamahin yung red, white tsaka yung yellow kasi para lang naman yun sa backlight tsaka sa shifting sound kapag na-reach na nung RPM gauge yung RPM na sinet ninyo. Okay. So, tutunog yung beeping sound na yon. Noticing yun na kailangan nyo nang mag-shift. Okay, so pwede nyo nang pagsamasamahin yan dito sa red wire. And guys, so ang hahanapin natin na wire ngayon dito sa ignition switch, okay, yung wire papuntang accessories or ignition. Okay, so yun yung mga wire kasi na merong power lang kapag naka-on yung ignition switch. Okay, so tulad nito, ito yung makapal na hugus ng wire. Okay, so hahanap tayo dyan ng wire na pwede nating dun itap yung ating RPM gauge, yung power supply niya. Okay, so ito sa mga kapal na wires na to, ito yung para sa accessories. Okay, okay, yan, so naka-off pa yung ignition switch ko. Okay, naka-off pa yan. And then, tingnan niya, wala pa siyang supply ng kuryente. Okay, so pag inan ko na yan, ayan. So meron na siyang supply ng kuryente. So dyan natin itatop yung ating positive wire nung RPM gauge. Okay. Pero hindi natin direktang itatop dyan. Okay. Gagamit tayo ng fuse box. Okay, so single fuse box lang to. Okay, para ma-make sure lang natin, in case na magkaroon ng short circuit do sa gauge, puputok lang yung fuse. So, gagamitin natin that na fuse dito is yung 10 ampere fuse lang. Although, itong ignition switch natin, yan, stock settings kasi pagdating sa mga sasakyan, ang ignition switch naka-fuse yan. So, although dumadaan na sa main fuse ang ignition switch natin, okay, pero masyado kasing mataas yung amperage nung fuels nung ating ignition switch. So, gagamit tayo na mas mababa. Kasi kapag masyado mataas yung amperage nung fuse,
hindi puputok in case na magka short circuit. Itong ating RPM gauge, so gagamit lang tayo ng 10 amperes. Okay. Para malaman nyo kung saan yung location ng fuse na ignition switch. Okay, nasa hood lang naman yan. Yan. Ito yung fuse box. Ito yung para sa ignition switch. Okay, 40 amperes yan. Yan. Ito yan. So, kapag hinugot ko yan, okay, okay, so mawawala ng supply yung ating ignition switch. Okay, so kahit i-tester natin, wala yan. Okay, ayan, naka-on yan ha, pero walang supply ng kuryente. So kahit i-starter nyo, okay, so wala. Okay, so yun kasi yung safety standards na sinusunod ng mga car manufacturers. Okay, so kahit ignition switch yan, dumadaan yan sa fuse. Hindi kasi katulad nung mga ano, kung matatandaan nyo, meron mga owner type jeep, then yung mga public utility jeepney, nakarekta yung susian sa battery. So, delikadong bagay yon. So, ignition switch, dumadaan din talaga yan sa fuse. Okay. So, yun, tulad na sinabi ko kanina, kahit na dumaan na sa fuse yung ating ignition switch, okay, padadaanin natin sa fuse yung ikakabit nating RPM gauge. Kasi nga, 40 amperes. Yan, di kita, masyado maliwanag. 40 amperes yung fuse na yan. So, may possibility na hindi pumutok yung fuse na yan kahit mag-short circuit itong RPM gauge. So, magkakabit tayo ng mas mababang fuse. Then, ilalagay ko na ng fuse ngayon. Yung ating fuse box. Okay. So, okay. So, connected na yan. Okay. So, nakapatay pa yung ating ignition switch. Just switch on ko lang yan. Yan. So, makikita nyo, umilaw na yung ating shift light. Yan. Medyo maliwanag. Yan. Nakailaw na nga yung shift light natin, oh. Okay, so hindi lang masyadong kita sa video pero naka-on na yung ating RPM gauge. Try kong patayin, baka makita sa video. Ayun. Okay, so naka-on na yung ating RPM gauge. May power supply na yan. So isa na lang ngayon, yung natitira nating wire na ikakabit. Yung kulay green. Okay. Okay guys, huwag nyo palang kakalimutan. Yung mga wire joints natin, yan yung mga pinagdugtungan. Maganda yan nakahinang. Okay. Para maiwasan yung pagkakaroon ng loose connection. And after hinangin, balutin nyo ng electrical tape. Okay, so important yung electrical tape para masiguradong walang short circuit. Okay, so may iwasan yung short circuit. Okay, so lastly yung green wire. Ito yung para sa negative terminal ng ignition coil. Okay, so para malaman nyo kung nasaan ang ignition coil. Okay, so kailangan nyo puntahan yung distributor. Ito yung ating distributor guys. So Mitsubishi, ang ignition coil. Yung mga modern engines, kadalasan yan ang ignition coil nasa loob na rin ng distributor. Okay. So sa Toyota engines, may kita nyo may malaking black sa labas ng parang sa labas ng distributor. Malaking kulay black na box, square. Okay, so para yun sa yun yung ignition coil nyo. Okay, so sa mga model ng Mitsubishi, nasa ilalim yung ignition coil eh. Okay. So medyo nasa pinakaloob ng distributor. Okay, so pero may makikita kayong dalawang wire. Okay. Yung dalawang wire na yan, yung isa dyan, supply from the ignition switch. So 12 volt supply yun. So isa dyan yung negative naman. Dun yung i-coconnect yung ating RPM gauge, yung kulay green na wire. Okay? So, paano nyo malalaman kung alin dyan yung positive wire and alin dyan yung wire para sa RPM gauge? Okay? So, tuturo ko sa inyo kung paano. So, para malaman nyo kung alin dyan yung positive, so, dalawang wire yan, alin dyan yung positive, gagamit ako ng test light. Kung wala man kayong test light,
pwedeng gumamit ng multi-tester. Okay. Okay, so yung test light kakabit ko lang sa negative terminal. Okay. And then itong test light, ikakabit ko dun sa socket. Okay. Okay. So, hugutin nyo lang yung socket na yan para sa distributor. Yan. So, dalawa lang naman yung merong connection dyan. Okay. Nakita ba sa video? Dali. Okay. So, dalawa lang ang may connection dyan. Itong dalawa lang. Yung kabila, wala yang laman. Okay? So, kapag kinonekta mo yung test light sa isa sa mga yan, kung ano yung positive, yun yung doon iilaw yung ating test light. So, naka-on na yung ignition switch siya. Kailangan guys, pag nag-test kayo nito, naka-on yung ignition switch. Okay. So, hindi umilaw yung test light ko dito sa una. Sa pangalawa, yan. Umilaw siya. So, ibig sabihin, ito yung supply galing sa susuyan sa ignition switch. So, yan yung positive. Ang ibig sabihin, itong isang to, yan, yan yung negative, papunta sa negative terminal ng ignition coil. So, dyan kayo magkoconnect ng RPM gauge. So, dito sa socket na to, ito siya, white wire. Yung white wire na yan, dyan yung koconnect ngayon yung green wire ng RPM gauge. Okay. So, ang shortcut na pwede kong ituro sa inyo para hindi na kayo mahirapan magkapit ng RPM gauge, yung dun na kayo mag-tap sa white wire. Okay. So, itatrace nyo lang yan. Yan. Okay. So, dito yan. Itong white wire na to yung sa RPM. Okay. Kasi kung hahanapin nyo pa yan, itatrace nyo pa yan sa ilalim. Okay. Hanggang dito yan. Tapos, medyo nahaharangan ng evaporator yung wire. So, mahirap i-trace yan. Okay? Easiest thing na lang is mag-tap na lang kayo rito sa white wire na to. Okay. So, ang ginawa ko, yan. Magpagapang kayo ng extra wire. Yan. Yung extra wire na yan, dyan natin ikakabit yan sa kulay white na wire na yan. Naitago ko na yung yellow wire. Ayan, pinadaan ko siya dun sa insulator. Okay. Yung yellow wire na yan. Okay. Pinapasok siya dun para sa ilalim siya ng dashboard mapunta. Okay. So, ikokonekta na rin tong bago kong wire dun sa white wire papuntang distributor. Okay. Bye, Bobby. So, yan na yung yellow wire na pinagapang ko kanina. Yan yung wire galing sa distributor. Okay? So, yan yung ikokonekta natin ngayon sa kulay green na wire. Ikabit na natin yung tatlong wires ng RPM gauge natin. So, done na tayo with the installation. Okay? So, remember guys, lahat ng connections na yan. Okay, so hindi ko na lang pinakita rito sa video.
pero dapat siya nakahinang. Okay. And then yung mga wire na bagong lagay ninyo, maganda, gamitan nyo ng cable tie para maitago. Okay, so yung mga nakalaylay na yan, kailangan may cable tie nyo para maitago. Okay, so hindi ko na yung papakita sa video. Itatago ko na lang yung mga wires na yan mamaya para hindi pangit tignan ngayon dito. Okay, and then poproceed na tayo with the testing ng RPM gauge. Ngayon guys, so ready na tayo for testing ng installation ng ating RPM gauge. Tignan natin kung successful yung ginawa nating installation. Okay, so pa-start ko lang yung makina. Okay, so hindi kita sa video pero umilaw na yung ating, ayan, medyo makikita nyo umilaw siya. Ayan, violet. Okay, umilaw na yung ating RPM gauge. So start ko lang siya. Ayan, makikita nyo nagkakaroon na siya ng reading. Okay, so as of now, nasa 500 RPM siya. Okay, so cold start yan. Okay, so titignan natin kung magre-revolution. Ayan. So gumagana ng maayos yung ating RPM gauge. And then yung shift light, tulad na sabi ko kanina, may mga RPM gauge na nakahiwala yung wire ng shift light. Ito kasi kasama na doon siya dun sa red wire kanina. Okay, so isiset lang natin yung RPM. Okay, let's say mga 2000. Okay, so kapag 2000 RPM, dapat iilaw yung shift light na yan. Ayan. Okay, 2000 ba yan? Okay, so medyo mababa pala. Ayan. Ayan. Okay, so medyo hindi lang ganun ka-accurate yung kanyang shift light. Okay, tapos may mga RPM gauge din na merong sounds. Yun nga, may extra wire para doon. Okay, so ito kasing RPM gauge na to, tatlo lang yung wire niya. Okay, so since nakita na natin, na-test na natin yung RPM gauge natin, we can see na yan, nag 2000 RPM siya. We can see na fully working yung naikabit na nating RPM gauge. And then tama yung connection, kasi kapag mali ang connection niya, hindi gagana ang RPM gauge niyo guys. Last thing guys, yung tukol dun sa ignition coil. Okay, so yung mga modern engines kasi, yung mga ignition coil, okay, nasabi ko nga na nasa distributor, na nakasama na sa distributor, kaya nagtrace pa tayo ng wire. Okay, yung mga older engines, okay, may mga ignition coil na external pa, so mas madali yung connection nun. Okay, so hindi na nyo na kailangan magtrace ng wire. Okay, ito yung example ng external ignition coil. Ayan. So ito yung ignition coil para sa mga makalumang sasakyan niya, mga lumang modelo ng makina, nasa labas ang ignition coil. So kung mapapansin nyo, may positive terminal and then may negative. So yung negative na yan, dyan nyo ikakabit ngayon yung green wire nung RPM gauge. So dyan magkakaroon ng reading yung RPM gauge nyo. Okay, so yun lang naman yung difference nila. Okay, basta importante guys, ang lagi nyo lang hahanapin dyan is yung negative terminal ng ignition coil.